Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang mga publikan at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalos sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na, masaya niyang papasinin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung isang babae may 10 salaping pilak at nawala ang isa, anong gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ayaanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong 10 pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang ating ebanghelyo ay talinghaga, no? Talinghaga ng mga nawawala at natagpuan, no? The parable of the lost, no? Dalawang talinghaga ito. Ang unang talinghaga ay ang talinghaga ng nawawalang tupa, at ang ikalawa ay ang talinghaga ng nawawalang 10 pilak, no? Pero mag-focus na lang tayo dun sa una, yung nawawalang tupa. Maring ang una nating tanong dito ay, bakit naman kaya iniwan ang pastol ang 99 para hanapin yung iisang nawala? Paano kung siya ay wala at saka naman dumating ang mababangis na hayop para patayin yung 99, no? Maring iniisip natin, parang di yata wise yung iniwan mo yung 99 para hanapin yung isa. Maliban na lamang kung may iba siyang kasamang pastol na magbabantay, okay? So kailangan nating maunawaan ang context or background o ano ang dahilan bakit ito ang talinghagang kwento ng Panginoong Jesus, no? Sa mga kapatid, si Jesus, ang anak ng Diyos na katawang tao, ay unang isinugo sa bayang Israel. Ang totoo, matagal nang naghihintay ang bayang Israel sa pagdating ng Mesiyas. Subalit nang si Jesus ay dumating, hindi nila natanggap si Jesus. Dahil sa palagay nila, ay kilalang kilala nila si Jesus. Si anak lamang ng isang karpintero na isinilang na taga Nazareth, no? Hindi nila, wala silang inaasahang Mesiyas na manggagaling sa Nazareth. At dahil doon ay hindi nila natanggap si Jesus, no? He was rejected by his own people. At nakita niya ng mga Pariseo, mga Eskriba, mga Saduceo, ay they do not need a Savior, no? Sa kanilang pakiwari, ay sa kanilang palagay, kaya na nilang iligtas ang kanilang sarili sa pamagitan ng mga ginagawa nila. Okay? Kaya walang puwang si Jesus sa kanilang buhay. At dahil siya ay he was rejected, no? Sino ang mga tumugon sa kanya? Ang tumugon sa kanya, ang nakikinig sa kanya, sabi nga sa Ebanghelyo, ang nakikinig sa kanya ay ang mga tupang ligaw. No? Yung mga itinuturing na mga public sinners, yun ang nakikinig sa kanya. Okay? So, mga kapatid, yun yung background kung bakit iniwan niyo yung 99 sapagkat feeling nung 99 din naman nila kailangan ng pastol, no?
So ang hinanap niya ay yung nawawalang tupa, sapagkat kung hindi niya ito hahanapin, wala itong sariling kakayanang magbalik sa kanyang kawan. Sapagkat ang mga tupa ay walang sense of direction, no? Kinakailangan ng gumagabay sa kanila. Okay? So ano bang mensahe ng ating ebanghelyo? Naparito si Jesus ang anak ng Diyos upang hanapin ang mga nawawala. Sa totoo lamang, lahat tayo ay nawawala. Lahat tayo ay, sa tuwing tayo ay nagkakasala, tulad tayo ng tupang nawawala. At hindi natin kayang, pagdating sa pagkakasala, hindi naman natin kayang patawarin na ating sarili, no? Ang Diyos lamang ang pwede magpatawad sa ating sarili, sa ating kasalanan. Kaya kinakailangan tayong, kaya nga tayo hinahanap ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya at humingi ng tawad. Sapagkat Siya lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng kapatawaran. Siya lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng bagong buhay. Siya lamang ang pwedeng magbalik sa atin sa kawan. Tuwing tayo kasi ay nagkakasala, tayo ay natitiwalag sa ating kawan, nahihiwalay. Kaya kailangan magbalik loob tayo sa ating Panginoon at Siya magbabalik sa ating kawan. Okay? So mga kapatid, bawat kaluluwa ay mahalaga. No? Si Jesus ay naghandog ng buhay sa krus para sa bawat isa sa atin. No one is insignificant. Pagdating sa Diyos, every person is important. No one is insignificant sa mata ng Diyos. No? Kumbaga sa atin, maaaring sabihin, isa lang yan, hayaan mo na. Hindi ganun. Sa ating Panginoon, bawat isa ay Kanyang hahanapin. Kung tayo na may naliligaw ng landas, tayo Kanyang hahanapin at ibabalik sa Kanyang kawan.